channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, eh mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga videos. So, for today video, guys, obvious naman na nasa kusina tayo. So, magluluto tayo, guys. At ang lulutuin natin is Korean kimbap. Affordable Korean kimbap, guys. Murang-murang kimbap ang gagawin natin today. And, ihanda na ang inyong ballpen at papel para mag-take down notes ng mga gagamitin nating ingredient, guys. Take note, mura lang to, affordable lang to, Philippine style, and magagawa natin to sa ating bahay. Napaka-easy lang nito, guys. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Let's get it! Pipino, carrot, egg, pechay na na-steam ko na kanina, ham, at syempre, maki. Guys, makakabili na kayo sa supermarket ng maki. First carrot, i-chop natin siya ng julienne cut, at ang pipino ay same lang din ang pag-cut ng carrot. Make sure na tanggalin natin ang seeds. And then next ay ham. Kahit anong ham ang dinidin natin, guys, okay lang. Kasi itong ham ko is nakat na siya for kimbap size. Medyo nahirapan ako kasi frozen siya. This pechay is for the side dish only, guys. So, lalagyan natin siya ng dinikdik na bawang. Sesame oil, konti lang, at asin. Again, mix lang natin siya. Proceed tayo sa egg. 2 eggs ang ginamit ko, guys. Depende kung ilang roll ang gagamitin nyo. Ang gagawin nyo, kimbap. Lagay tayo ng konting oil. Dilihin natin ang egg. Ikalat natin siya sa pan, guys, para lumaki siya. And then, huwag natin hahaluin, guys. Hintayin lang natin siyang makook. And then, ayan. Luto na siya, guys. Next, i-plato rin natin ang carrots. Napaka-easy step lang niya, guys. Ipiprito lang natin lahat ng ingredient niya. Then, iprito rin natin ang ham. Pwera lang sa cucumber.
hindi natin ipiprito yung cucumber. Napakadali guys, diba? I-cut natin yung egg na kasing haba ng mga iba pang ingredients. And then, sa rice, guys, ang ingredients niya is sesame oil lang, 1 spoon sugar, 1 tablespoon, ay 1 and konting asin, guys. For 3 cups of rice. Kung mag-add tayo ng rice, mag-add na rin tayo ng sesame oil. So, ito yung maki ko, guys. Ilapat lang natin yung kanin. Kailangan hindi siya masyadong marami. Ang kailangan flat na flat siya sa maki para hindi mataba ang magawa natin kimbap. Spread lang natin ang kanin all over the maki. Pag okay na siya, ilagay na natin yung mga ingredient na pinirito natin kanina. Then, i-roll lang natin ng dahan-dahan. Siyempre, ididikit natin siya ng water. Tapos na tayo sa isa, guys. Proceed tayo to the next. Yan, hinati ko yung maki, guys, into 2 kasi ang nabili kong maki ay sobrang nipis. Unlike sa mga pinibili kong maki before, makakapal siya kaya hindi na kailangan i-doble. Kung makapal naman ang nabili ng maki, guys, okay lang naman, huwag nyo na siyang i-doble. Ayan, make sure natin na huwag masyadong makapal ang kanin. Ihilera natin ang ating mga pinirito kanina. At irolyo, idikit ng water. Diba guys, napakadali lang niya. Easy lang, kayang-kaya natin guys. So sa mga mamshi na gagawa ng kimbap, ganito lang siya kadali. At napakasulit, napakamura. Unlike kung bibili pa tayo, guys, napakamahal, diba? Ang isang roll yata is 120 to 150, something like that. Pero kung gagawa tayo, yung sarili natin, yung gastos lang tayo ng less than 200 pesos sa 10 roll. Kasi, guys, may nakita ako before sa... May nakita ako before sa Robinson ng maki, 10 pieces. Nakapack na siya ng 10 pieces sa Robinson supermarket. At yan guys, hiwain na lang natin into 10 pieces ng ating kimbap. And then, finish na. Let's